At ayan nga guys, natuluyan ng nasira yung pang-oriente. Saan? Hindi ko nakikita eh. Ayun o. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Dahil natapos na rin ang buhay ng pang-oriente natin. I-re-repair nga natin itong ano ko, fish tanner ko na nakahuli nga tayo ng isang isda. Pero natuluyan naman siya, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nag-short yung ano ko. Pero makita akong shorted na diode. Kapuro naman yan. So ito short. Eh, nag-short yung output. Eh, no, shorted. Kita ba? Yung diode na to yun eh. Oh, shorted siya. Ngayon, pag yan, shorted talaga, ayan lang talaga isira. Oo, yung mga MOSFET niya. Sobrang lamig dito. Kaya guys, kaya pala nandito ako. Meron akong repair na LED panel. Ay, LED pa. LED TV. Ayun, bumili ng backlight ang nagpapagawa. Hindi na bumalik. Hindi ko maiangat tuloy yung panel dahil nakabakla sa table ko. Kaya nandito ako sa labas ngayon. Baka walang nakuwang backlight. Nakakita yung diode eh. Guys, sanayin nyo na lang. Di makakita yung diode eh. Oh, shorted nga yung diode. Yung isa buhay, isa shorted. Her HER508 ang diode. Shorted ang diode. Check ko yung mga output MOSFET. No baby. Ini ba na angel? Huwag mong gagalawin. Buhay yung kabila. Itong kabila. Diode ulit, diode. Buhay. Output. Naku, shorted yata. Ay. Ten ohm. Ah, shorted yung gate, ano ko? Gate drain. Hindi naman. Kanina. Oh, may 10 ohm siya dito. Okay. Angat natin isa-isa. And guys, pinag-aangat ko yung mga gate resistor nila. Buo naman yung MOSFET. Wala siyang short. Oh, nag-charge din yung filter capacitor. Nagtataka ako bakit ayaw niyang umano kanina eh. Siguro dahil shorted na yung diode. Buhay siya. Okay, palitan natin ng diode. At testingin natin ulit. Ayan guys, palitan na natin ng 3060 yung diode na yun. Dalawa na yung papalit natin. Para pareha sila, baka bumitiw din yun eh. Okay, papalitan ko lang. Guys, naihinan ko na yung dalawang diode. Pinalitan ko na ng TO220 na diode. Testing natin kung kagana pa. Hindi naman masama guys eh, pero nakahuli tayo ng sandalag. Uy! Yo! Nakakalimutan kong kamit ang mga gate resistor. Umusok. Okay, stop ko muna. Sa pagkakamali ko, nasiraan ako ng isang output na MOSFET. 75 and 75. 75 volt, 80 ampere na MOSFET. Ngayon, kabitan ko na lang ano, testing ko ulit ang bulb. Yun, ayaw niyang mag-pulse.
Okay, troubleshoot ulit. One shift later. Guys, lumipat na ako dito ulit sa kwarto ko. Gawa ng malakas yung hangin. Sobrang lakas ng hangin sa labas. At ano, masakit sa ulo at malamig. Ngayon, okay na siya. Pinalitan ko ng IRFB4227 yung 75 and 75 na MOSFET. Nagpapalas na rin siya. Kahit pihit ko lang. Makita natin yung bubbles. Hey guys. Ayan, naging sira niya lang yung dalawang diode na yun. San? Ayun. Bali, isa lang pala itong part na to. Pero pinalita ko na rin siya ng 3060 na diode. So, dalawa na sila. Saka yung ayun, yung RI ano yan? Ayan, IRFB4227 yung pinalit ko. Kasi nasira na ako kanina, nag-short. Nalimutan kong ikinabit yung mga gate resistor. Kaya imbis na mapadali ay na-repair. Okay naman na siya. Functional na. Ayan, automatic din namamatay yan pagka hindi na pinindot. Pero pag pinindot, okay na. Basta huwag nyo lang pagdidikitin yung dulo ng dalawang rod. Kasi masisira yung diode niya. Sa akin diode nasira eh. Pero hindi ko alam bakit nasira kasi hindi naman nagdikit yung rod ko kanina. Okay, hanggang sa muli. Salamat!